Tamang pagpapataba ng kalamansi. Nakasanayan na ng fruit farmer ang maghukay sa pamamagitan ng pala o kaya naman asarol. At pagkatapos ay ilalagay ang pataba o abono sa hukay. Ang problema sa ganitong paraan ay malaking bahagi ang hindi nalulusaw at nagagamit ng halaman. Ang isang dahilan kung bakit ay masyadong masinsin ang lupa. Ibig sabihin, hindi na umaabot ang ugat sa pataba. Ang solusyon ay buhaghagin ang lupa bago magpataba. Ito ang paraan sa epektibong pag-abot. Ang tanong, paano paluluwagin ang lupa? Ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng pampaalsa na gawa sa bakal. Gamit ang pampaalsa, ang magsasaka ay paiikutan ng binuhaghag na lupa ang korona ng halaman katulad ng kalamansi. Sundin ang nasa video, 1 foot nakapasok sa drip line. Sa mismong drip line, at 1 foot ulit lampas ng drip line. Simulan na ang exercise! Ang tanong, anong klaseng abono ang kailangan ko? Depende ito sa available na abono. Kailangan alam nating mag-compute ng tamang timbang ng abono. Sa sample 1, complete 14-14-14, balanced 17-0-17, at urea 46-0-0. Gamit ang nutrient requirement na N 400 grams, E 200 grams, at K 300 grams, ang resulta ay 2 complete number 14 sa kada tig isang bag ng balance 17-0-17 at urea 46-0-0. Maglagay ng tig 2 kilo kada halaman. Ang 200 daang kilo ng formulation sa sample 1 ay para sa 100 trees na may tig 5 feet to 7 feet. NPK sample 2. Ammonium phosphate 16-20-0. Potash 0-0-60. At urea 46-0-0. Gamit ang same nutrient requirement na nabanggit kanina, ang resulta ay 2 ammonium phosphate 16-20-0 sa kada tig isang bag ng potash 0-0-60 at urea 46-0-0. Maglagay ng tig 1.7 kilograms kada halaman na nasa 5 to 7 feet ang taas. Ang formulation sa sample 2 ay pwede sa 115 na halaman. Virus detected. Pabala, ang formulation na ito ay base sa N400 grams, P200 grams, at K300 grams kada halaman, 2 beses kada taon. Maiging magpasuri ng lupa o kaya sumangguni sa isang agri-technician o agriculturist. Iba't iba ang lupa sa kada lugar. O, balik na tayo sa topic. Simulan na ang paghahalo ng abono. Ihalong mabuti ang 3 klase ng abono na tig 50 kg kada bag. Pagkatapos haluin, pwede na nating ilagay sa mga openings
na nagawa ng pampaalsa. Pagkatapos, mas maiging takpan ng damo o kaya naman dayami para mas maigi ang pagkuha ng ugat sa pataba. At heto pa ang isang opsyon mga ka-sideline kung paano i-apply ang abono. Gumamit ng funnel, embudo o kaya Coke 1.5 liter na plastic bottle. Ilagay katulad ng napapanood. Ngayon, paano naman natin malalaman kung kulang pa rin ang nilagay nating pataba? Ito ay karaniwang makikita sa dahon at sa bunga. Maglagay ng pataba kung nagkukulay dilaw ang dahon. Ito ay senyales ng kakulangan sa nitrogen. Ang maliliit na dahon at kulay bronze ay senyales din ng kakulangan sa phosphorus. Maglagay ng pataba kung kaunti ang bulaklak at konti kung mamunga. Ito ay kakulangan sa potassium at nitrogen. At maglagay ng pataba kung ang bunga ay hindi makatas at ang balat nito ay makapal. Ngunit ka-sideline, palagi nating tandaan na sumangguni sa eksperto kung nalilito sa timpla at hindi sigurado sa klase ng lupa. Iba-iba ang pangangailangan at siyempre, magdamo bago magpataba para hindi masayang ang nailagay na pataba. Ayan ha, tatabaan na ang mga halaman natin. Ito ang inyong lingkod, Mang K, para sa sideline.ph.